Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? I hope you're having a great day. Here we are for another Clash of Clans video. Magkakaroon po ng changes sa clan games at ihahatid ko sa inyo to in Tagalog version. At ayun nga, ito na nga yung mga clan games changes to. So, number one is all clan game tasks has been rebalanced to be able to be completed in 1 to 5 attacks. Ano ibig sabihin ito? So, meron kasi mga clan game tasks na minsan 2 days ang tinatagal niya, di ba? So, like for example, gain gantong karaming stars in war, tapos 2 days siya tatagal. Mga ganon, di ba? Or ganon. So ngayon, lahat na ng clan games ay clan game tasks ay binalanced na. Na pwede mo siya matapos in 1 to 5 attacks. So, ang ibig sabihin nito, ito ba'y mas pinadali? Mas pinabilis? We'll see sa darating na update nga na ito. Tapos, ngayon, karamihan nga ng clan games ay kaya na makomplete in one single attack. So, para mas magre-refresh ka, kasi di ba ang nangyayari, for example, may lumabas na clan game sa inyong clan. Kapag nakuha na ng clan mate ninyo, yung task na yun, hindi mo na siya makukuha. So, nag-uunahan. So, ngayon, dahil mas madali na matatapos yung mga challenges, mas madali na magre-refresh yung board. Correct me if I'm wrong, pero alam ko talaga, ganun po siya talaga. So, ayun nga, no? Magkakaroon po ng counting changes sa pointing system. Sa builder base, magre-range po ito from 100 to 150 points per attack, ang sabi. So, paano kung tipong kaya mong tapusin yung clan game task in 2 attacks, so makakagain ka ng 300 points. So we'll see. So ganun din, no? So home village from 150 to 300 points. So dito papasok yung fort na magiging change. So dahil mas magiging mas mataas yung points, tatanggalin nila yung mga boosted na task. So yung mga boosted, yung mga parang kulay yellow, yun yun. So yun yung mas mataas yung points, eh, di ba? So tatanggalin na nila yun. Pero minsan daw, maglalagay pa rin sila, occasionally, ilalagay pa rin naman doon nila yun, no? Tapos ito pa, ang pinakamasakit. Kasi tayo, di ba, ginagawa natin is kapag pangit yung mga task natin, ginagawa natin, kukuha na tayo ng basta ng kahit anong task, tapos ika-cancel natin, tapos i-gem na lang natin. Dati, para mag-regen yun is 10 gems lang. Ngayon, ang gagawin natin, gine-gem natin yun, di ba? So, dati mga between 5 to 20 gems ang kailangan natin gastusin para matapos yun. Ngayon, it will be 10 to 60 gems. So, medyo masakit. So, talaga bang it's either hintayin natin matapos yung refresh or i-gems natin na medyo mas mataas. Kaya, Supercell, taka, ayos. Okay, ayun na po. So, kung meron kayong mga tanong, or kung meron kayong correction sa akin, feel free to comment down below. And of course, don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. And of course, huwag niyo kalimutan i-like, i-share, at yun nga, patuloy niyo ako supportahan sa ating live stream sa Facebook Gaming, that's Executive Gamers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating live streams. And of course, continue to watch my video. And of course, don't forget, kung kayo po'y bago sa ating live stream, don't forget to comment. Say hi! Ako po, pipilit ko po binabasa ang lahat ng ating mga comments. Maraming salamat, mga boss. I'll see you again next time. This is your boss, LA, signing out. Alright, God bless you all.